Hello, hello mga karaitlik! Nandito na naman tayo ulit para sa Learn Basic. Okay, kayo! Brought to you by Rightly Computer Solution and Services. Okay, so ang topic natin for today is mag-unbox tayo ng Orico Enclosure. Okay, lame so kayo. Maganda tong brand na Orico. So, tingnan natin kung maganda din ba ang enclosure nila. Okay, so i-unbox lang natin at para may idea kayo at doon sa mga gustong bumili nito at nagdududa, so ito na, makikita nyo muna yung quality nito at yung itetest din natin ang files, file transfer, para makita nyo na kung maganda ba yung ano nito, quality. Okay, sit back, relax, and enjoy. Okay, so ngayon, mag-unboxing tayo ng Orico HDD enclosure. Okay, so pwede ko rin sabihin na SSD enclosure kasi SSD ang ilalagay ko sa loob. Tingnan natin kung anong nasa loob nitong Orico HDD enclosure. So meron transparent na brand na type at saka meron din na black na type. Okay, so magandang brand to ang Orico. So, dito, SATA 3 na siya. So, SATA USB 3 din. Then, up to 5 gig per second ang transfer rate niya. So, bilis. Napakamura lang to, 375 lang. Okay, so, kayo! Suggest ko, ganito nang bibili nyo. So, tingnan natin. Ang itim muna, i-open natin. So sa mga hindi nakakaalam kung ano yung enclosure, yung enclosure ito yung pwede ka maglagay ng hard disk or SSD para maging external ano mo, external storage or backup storage. Yun, nabibili yung worth mga 2,500 to 4,000 depende sa size. Sa mga mall at hindi nyo naman natatanggal yon, dito pwede nyong mag-change ng mga SSD, like itong SSD Patroid, so pwede kayo maglagay, or yon Panther at saka Samsung. Okay, so pwede tayo mag-change or mismo laptop hard disk. So maliit, basta ang size 2.5 inch. Okay, so buksan na natin. So ganun kaliit lang. Okay? So meron din yan enclosure pang actually pang normal size na hard disk. So ito hindi siya kasha. So hard disk siya. Pang desktop, hard disk pang laptop. Okay, so kung makita nyo, so hindi yan pwede dito. So meron naman yan enclosure para sa desktop hard disk. Okay, so ang 3.5 ang size nito, ito naman 2.5. So 2.5 naman to mga SSD lahat, kaya kasha yan dito. Okay, so na natin loob. So, napakasimple lang. Okay, so, Orico enclosure. Subukan natin lagyan ng SSD. Itulak lang. Okay. Sarado. So, ang ganda. So, at meron siyang 3.0 na USB cord. Okay, kita nyo ba? At dito nilalagay, dito sa, so mabilis to. So, subukan natin i-connect sa computer. Yan. Okay. I-arrange ko lang.
Ngayon, ang transparent naman. Tingnan natin yung transparent. At i-check din natin yung loob nito. So, actually, maganda siya mga ka-right click. Elegante yung dating. Parang mamahalin ang dating. Pero, so, pero mura lang siya. 375 lang. So, dito ko ito nabili sa local market ng Zamboanga City. So, hindi ko lang alam kung meron din sa Cebu, sa branch namin. I-check nyo na lang din. Or pwede nyo i-check sa Lazada. Okay, so... yan, kita nyo, transparent. Transparent ang enclosure. Maganda. Actually, maganda yung transparent. Pwede kayo maglagay ng design. Yan, mas... actually, pareho lang gusto ko sa kanilang dalawa. Hindi ko lang munang bubuksan to kasi sayang. Isa lang ang gagamitin ko kasi eh. Ipang regalo ko na to sa inyo. Nice. First 300 subscriber. At saka sa mga nag-comment ng ano, irapol natin yung mga mag-comment sa baba. Okay, kayo! Irapol ko na to dalawa. So, first 200 subscriber. Then, irapol ko to isa. Then, another 200 subscriber, irapol ko din to isa. Okay? At kung medyo dumami pa, baka isama ko na yung SSD. Maka-right click. So, swerte naman nun kung sinong magano. Pag dumami pa, siguro, kung aabot tayo ng more than 1,000 subscriber kasi gamahal tong SSD na to. Okay? So, dito na lang muna tayo. Mag-concentrate. 200, first 200 subscriber at saka first 400 subscriber. Dalawa iregalo natin. Ibigay ko na lang to. Meron pa naman ako yung stack nito. Okay, so subukan natin lagyan ng SSD na Samsung dito sa transparent. Okay. Yan, ang ganda. Actually, ang ganda. I will recommend na itong gamitin nyo sa mga ano, pang backup files. Yeah, kita nyo? Pwede nyo palagi ng sticker. Okay. Pareho lang. Ito, buksan ko lang ha. Yan o. Okay. So maganda siya, maganda. Na parang pang mayaman. Tinanaman naman natin ang performance sa computer. So actually, bakit nga ba tayo kailangan ng enclosure? So kailangan natin ng enclosure kasi para kung mapuno na yung computer natin, mga importanteng files, lalo na pictures, family pictures, movie, videos, or kahit mga scandal nyo, ilalagay nyo sa external na storage o yung backup. Pero kung bibili lang kayo ng external storage or backup sa mga mall, mahal na, hindi pa kayo makapag-change. So ang suggest ko, bilhin na kayo ng ganito. Bakit? Kasi pag napuno na itong itong specific na sabi natin SSD or hard disk, napuno na, pwede nyo naman tanggalin. So tanggalin nyo lang to, then change ng iba. O, tanggal nyo. Example, sabi natin punong-puno na ito ng scandal nyo. Mga files or mga alam mo na mga UGs nyo. Itago nyo na sa aparador, then kumuha kayo ng bagong SSD at isalpag nyo at meron na naman kayo another storage na hindi nyo na kailangan bumili ng another 4,000, another 2,000. Ang binibili nyo lang ay yun SSD or HDD, hard disk. Okay, so ganun lang ka, ganun yun ang kagandahan sa enclosure. Pwede kayo mag-change ng change ang laman niya. So hindi nyo kailangan bumili ng maraming external storage. Okay, so maganda siya. Okay, so next natin gawin mga ka-right click ay
i-check na sa it mga to sa computer kung gaano kabilis. Okay? Okay, mga ka-right-click, ilagay natin ang enclosure, yung external hard drive or yung external SSD, nilagay ko sa enclosure. Ang nilagay ko sa enclosure ay ito si Patroid Blast 240 GB. Ito ang nilagay ko sa ano sa enclosure ng Orico. So, i-testing natin. So, isalpa ko muna doon sa 2.0. Wala itong lumang motherboard kasi ito. Computer ko. So, wala siyang 3.0. Dito ko na lang ilagay sa 2.0. So, pero capable ang enclosure sa 3.0. Okay, nailagay ko na. Yun, reading. So, may files itong ano ko. Yan o, yan. So, punong-puno. May files siya. Ito na yung enclosure na Oricon. So, marami ako dito mga files and punong-puno na. So, subukan natin mag-transfer ng files from this computer to this enclosure. Portable enclosure. So, ito natin, sabihin natin to. 3.33. Okay, so copy, paste. Okay, tingnan natin kung gano'ng kabilis. Observahan natin. Actually, may dinadownload pa ako. So, habang ginagawa natin to, ang bilis. Kahit ginagawa natin to, so talagang mabilis kasi naka-SSD tayo and portable enclosure. So, ibig sabihin, good tong enclosure na to. Marami kasi mga petty enclosure. Minsan di gumagana, pawala-walang connection, connectivity nila dito. So, ganun, kabilis lang. 60 seconds? Hindi pa umabot ng 60 seconds. Mga 30 seconds lang yun ah. Okay, so delete natin. Subukan natin ulit. Subukan natin ulit mag-transfer ng medyo malaki. Okay, so sabi natin total 10 gig. Yan, sige. Total 10 gig. Subukan natin. So, magka-clock tayo. Subukan natin mag-search ng clock. Stopwatch. Stopwatch. Okay, so subukan natin. Tingnan natin ang ginagawa natin eksperimento. So, 10 gig. Okay, so copy 10 gig files and okay, umpisa na natin ulit. Second time. Paste, start. Yan, 10 gig. Nag-transfer ng 10 gig files gamit ang Orico enclosure. Ang laman niya ay SSD na Patroid Blast. Sinauna pa lang itong mga ano ko, SSD. Last 5 years pa itong mga SSD ko. Hindi lang ito gamit na gamit. So, fang files ko lang talaga ito. Okay, so tingnan natin. Kahit 6 minutes lang yung sinasabi dito, minsan kasi hindi umabo na 6 minutes yan. Kaya na timer tayo. Eksperimento lang naman tayo mga karatid. So, hintay natin ng konti. Hindi ko i-pass forward and magsa-sounds muna tayo ng para hindi tayo maboring.
Okay, so ayun mga ka-right click, nasa 6 minutes and 23 seconds lang to be exact. Hindi ko lang nakalimutan ko lang i-stop, pero ganun kabilis ang enclosure na Orico. So nag-experimento na tayo ng nung una is 3.33 gig to be exact. And ngayon naman ay nag-experimento tayo ng 10 gig. So 9.98 size. So nasa 10 gig talaga. Okay, so yung 10 gig ngayon ay nasa ano lang 6.23 seconds, yung 3.33 gig kanina is nasa around 20 to 30 seconds na yun ang transfer. So maganda. So pwede niyo rin diskartehan. Copy niyo ganyan, then paste, copy niyo rin to, then paste. So hindi kayo abot ng 3 minutes. So ang ginawa lang natin, diniretso natin. So medyo tumagal ng konti, pero pag inisa-isa natin 'yan, hindi 'yan mabilis lang 'yan, di abot ng 3 minutes. Baka hindi pa nga abot ng 2 minutes eh. So pwede ko masabi is mabilis nga si ano, okay nga 'to si Orico enclosure. So quality. May quality siya. 'Yan si Orico enclosure. So sa Lazada nakita ko na sa itong presyo niya. So mas mura 'yun dito sa local market namin. At dito naman sa isang ano niya, type na enclosure na yung transparent type, cheaper na konti. Okay, so pero may nakita pa ako na sa 228. So hindi ko lang makita yung link. So pero karamihan nagbebenta around 375. So yan oh, meron pa nakikita. So hindi ko hindi kasi ako bumili ng na dito sa online, bumili lang ako dito sa local na market. Okay, so kung nagustuhan nyo ang video na to, please give me a thumbs up and please subscribe and i-click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo kung may mga bagong videos na tayo i-release tulad nito. And kung may mga suggestion kayo or comment na gusto nyong i-unbox bago nyong gustong bilhin tapos gusto nyo muna i-review, so i-comment nyo lang sa baba, kahit motherboard yan, processor, i-comment nyo lang sa baba. At i-review natin para sa inyo. Marami tayo niyan. Marami tayong mga stacks. Mga processor, motherboard, memory, anything IT product. Okay, so salamat ulit and thanks for watching.